kami channel cabinet nasa tayo maglalagay na built-in cabinet din na pwede naman kaso mas so, hello guys, welcome back. Welcome back to my channel. So, ngayon guys, pag-usapan natin ng tungkol sa built-in cabinet, under at saka ng hanger. So, hang at saka under, magkaiba kasi yun eh. So, yung hang cabinet, nasa taas ng countertop ng kitchen, at saka ang under naman yung sa ilalim niya. Doon tayo maglalagay ng built-in cabinet. So, nakapag-install na kami ng cabinet dun sa taas niya sa ilalim. So, pag-usapan din natin guys about kasi meron tong drawer eh, tsaka swing type siya. So, paano magkabit ng concealed hinges? Paano mag lagay ng laminated ng ano ng ating cabinet. So, ito yung gagamitin natin, yung laminated. So, ang brand nito guys is Unica. Dalawang klase kasi ito guys na kadalasang ginagamit sa pagbabalot ng ating cabinet. No? Unang-una, common na yun yung Formica. No? Pero, mas mahal yun ang kaysa dito sa Unica. Yung brand to guys. So, ayan. Yan yung magiging topic natin ngayon about doon sa paggagawa ng built-in cabinet tsaka ng paano magkabit ng laminated na wood no dito sa ating mga pintuan. So ang lalagyan namin dito lahat ng mga pintuan lang. So ito yung lagayin. Ito naman guys, about sa pag-cutting ito, kahit naman na scissor o kaya soaring knife, pwede naman. Kaso mas mabilis pag grinder yun para tuwid na siya. Wala siyang himulmul din at mga natitira siya kasi matalas yung dulo eh. So, ayan. Tingnan natin guys yung naging itsura ng ating cabinet. No? So, para pala dito yan. Dito pala natin nalagay yan. So, tapos na to guys. So, inano lang namin yan. Ayan na yung cabinet natin, mga cubicle niya. Ito na rin yung ilalim ng cabinet natin. So, ang magiging ano natin sa cabinet, 20 cm. Meron ako rito yung drawer type, no? Tsaka dito rin. Ayan, papansin nyo. Sa ilalim naman, swing type dalawahan. So, bale dito, ito yung tangke ng burner niya, niyang lutuan. So, double swing lang siya. So, yun yung itsura ng counter natin guys, yung last video. Hindi ko lang ito masyadong na-upload at napukusan. So, ito, i-continuous natin. No? So, kaya ito ang pag-uusapan natin, paano mag-install ng built-in cabinet. So, naka-ready na lahat ng concealed hinges natin. So, dalawang klase ng concealed hinges ang gagamitin natin dito sa cabinet nito. Yung number 1 tsaka number 2. Yung half overlay at tsaka full overlay. Pag sinabing full overlay guys, yung nasa kantuhan, kailangan yung cabinet natin, yung pintuan niya isagad dito. Yung half overlay naman, kalahati. Kalahati lang pinto dito. Tig half siya. Kakalahati sila dito sa side na tong pinto na to. So, tinanggal namin yung pintuan nito. Okay na to. So, ang gagamitin naman namin ngayon is kukubera naman namin siya ng laminate
para magmukha siyang wood talaga. Pati yung ilalim natin. So, ayan guys. So, ang gagamitin natin guys na tools paglalagay nung laminated, no? Yung laminate natin is a router. So, nasira yung dating router ko kaya natagalan. So, ngayon, meron akong bagong router. Dalawa kasing klaseng type ng router natin guys. Una yung router, yung trimmer, no? Yung pangalawa, flange. So, pang heavy kasi yung flange eh. Pero kung laminated lang naman ang ilalagay natin, is okay na yung router. Kasi nga, pangkantuhan lang siya para magpantay yung ating mga kantuhan, no? So, pag flange naman, kung kailangan nyo ng mga groove, katulad dito, lalagyan natin ng groove yung halimbawa yung ating pinto. So, gagamit na tayo ng mga flange yung pang heavy. So, sa next video guys, paano maglagay ng groove sa mga pintuan o kitchen na cabinet door, papakita natin sa inyo kung paano gawin yun. Pero focus muna tayo dito sa magiging topic natin about dun sa pag-install ng cabinet. So, i-unbox muna natin guys kasi kararating lang nung ating in-sponsor na router. So, titingnan natin ito. So, buksan mo. Hindi. So, ito guys. Ito yung laminated natin. Papansin nyo. Ayan yung laminated natin. May plastic pa to. So, bago tanggalin tong plastic guys, kailangan nakakabit na siya para hindi magasgasan. Kasi gloss type tong ating laminated. No? So, ito yung aging nya. Ito yung sa kantuhan. Dito to nilalagay. Paganyan. So, pagkakabit ng laminated, papansin nyo, may overlap tayo rito. Existing na laminated na sheet, no? Kaya lampas yan, ira-router natin yan. Hindi kailangan 0-0 para pantay na pantay siya. So, ito na yun guys. Dumating na yung matagal na to guys. Nung Pasko pa to eh. Kinuwarantin nga yata to ng 1 month. Kasi, pinadala lang to. So, titingnan natin guys. Kaya na sinabi ko, ang router dalawang klase, isang trim at saka isang flange. Ang itong router nito is trimmer lang. Pero yung flange, kung gusto niyo gumawa ng mga groove sa mga pintuan, groove sa mga cabinet door, lalagyan ng kanal, lalagyan niyo ng design. So yung flange router ang gagamitin. Pero in the same time, depende naman sa router bit eh, kung ano yung gagamitin nyo, kung gaano kalalim. Pero ito sa mga kantuhan lang, the best tong trimmer. Rebuksan natin, meron naman ito. Tingnan natin. Hindi ko pa to alam kung anong brand tong pinadala. Kasi matagal na to. Either Dika to, or Inko yata yun eh. Siya yung nag-ano sa akin eh. Kasi yung Dika pala, yun yung sander. Oo nga, Inko nga. So, yan guys. Ang tatak nito is Inko. Titingnan natin kung... Ay! Pang ano to? Pang sander to. Ulok. So, wag mo na to. Ito guys, pang sander pala to guys, ng mga industrial type yung ating cabinet. Halimbawa ito, lilihain natin. Di na natin kailangan mag-manual na liha. So, ito pala to. Muna buksan. Kukunin ko pa pala yung isa. Hindi pala ito. So, balikan natin guys. So, ayan, nilalagyan na nila ng contact cement para dumikit. Pag madikit na siya, kakatingan na natin siya. So, balikan natin mamaya.